nilipat ko ang aking mga guppy fry sa aking ginawa na grow out tank made of tarp. So ngayon, ito, samahan nyo ako. Ito yung grow out tank na ginawa ko made of tarp. Yan. So nilagyan ko na ng tubig. So bago natin ilipat dito yung mga guppy fry, lagyan muna natin ng Indian almond tannins. So last time gumawa ako ng Indian almond tannins, yun na rin yung gagamitin natin dito para makondisyon natin yung tubig nitong grow out tank na kung saan ilalagay natin yung mga guppy fry. At ito naman yung mga guppy, no, na ililipat natin dun sa grow out tank na pinakita ko sa inyo. So itong mga guppy na to, ayan, ito ay HB Red Rose guppy. Ayan. So maskip na sila dyan. Ang dami na kasi mga fry dyan. So ilipat na natin yan sa grow out tank. At doon siguro mas mag ano sila doon. Mas hindi sila masikipan doon. At madali sila mag tubo doon. So ito sila, ayan. Ang dami na nila. Ito na yung tannins, no? Indian almond na binabad ko for 3 days. So ayan, tingnan natin. So ayan. Okay. So matapang na yung tannins nito ng Indian almond. 3 days na ito nakababad. So ito din yung last time pinakita ko sa inyo. So ito, ayan, kunin natin yung mga dahon muna. Okay, tapos i-ano natin, i-filter natin tong tubig ng Indian almond. So ayan. So maganda yun siya ilagay sa mga betta, sa guppy, no? Tsaka sa kahit anong mga ornamental fish, pwede yan. Pwede ito. Ito nga, nilalagay ko sa discus ko. So ayan, kung mapansin nyo yung tubig, brown na brown. At tsaka kung amuyin nyo yan, amoy parang kahoy yun siya, no? So yun, kung the more mas maganda yung amoy, mas maganda yung effect ng tannins ng Indian almond. So yan, ito muna lagay natin doon sa grow out tank para paglipatan ng mga guppy fry. So ito yung lalagyan natin, no? Ilipat natin doon dito. So ito mga nasa 1 na liter yan siya. So salain natin muna yung tannins ng Indian almond. Okay. Para matanggal yung mga ano, kaya mga dumi-dumi. Okay, kung mapansin niyo yung may mga lumulutang. So kailangan natin salain 'yan para maganda yung ano, yung tannins na makuha natin. So ayan. Tapos ito, pino lang na sa alaan. Ayan. Ganda, ang sarap ng amoy ng tannins ng Indian almond. Yan. Yan lang, no? So, dapat yung Indian almond maamoy nyo. Wala kayong maamoy na parang mabaho. No, kaibang amoy. Pag meron ng kakaibang amoy, hindi na yung pwede magamit. So, kailangan mga nasa 3 days lang ang babad. 2 to 3 days ang babad. Para hindi masyado mapanis yung Indian almond na tannins. So, yan. Ito na. So, ito na. Ilalagay na natin dun sa grow out tank na paglipatan natin ng mga HB Red Rose ko ng mga guppy. So, ito na. I-ano ko na dito. Mga ano siguro. Mga kaunti lang. O, mga kalahati or ano. Yung effect niya sa tubig. Yan, mga kalahati nilagay ko. So, yan na. I-mix-mix muna natin. Yan. So, itong tubig na to, nilagay ko dito kahapon. Galing to sa faucet. So, pinaano ko 24 hours. Yan, pwede na natin matapos nilagyan ng Indian almond. Yan, kung pansin mo yan. Lagyan na natin ng guppy
mga fry, lagay na natin dito. Ilipat na natin dito yung mga Itzbirid Rose ko. So dito, yan, merong mga gapi. Parang matamlay sila. So, gawin natin, lagyan natin ng Indian almond na tannins. Tingnan natin kung sisigla sila ulit. O, parang nagkasakit. Yan. So, yun lang. Ganyan lang. Maganda kasi to ang tannins na to ng Indian almond. Pang pa, ano to, healthy sa mga gapi. Yan, naubos ko na. Yung kalahati, naubos ko na dito. So ito, tingnan natin kung babalik yung kanilang sigla. So parang napansin ko, parang tumatamlay. No? Parang yung mga females, parang nag-ano, nangihina. So ayan. Tingnan natin kung babalik yung kanilang kasiglaan. Ito, ililipat ko na doon sa grow out tank kasi para ito, itong mga females at itong mga buntis na, ililipat ko dito kasi parang crowded na sila dyan. Yan, may mga fry na rin sila dyan. Pag crowded na sila. Tuloy ito, may mga females din ako dito. Yan, mga buntis na rin. So, kulang ako sa tank. So, kailangan ko na ito ilipat doon sa grow out tank para dito naman sa mga females na to na malapit na rin mga anak, lilipat ko sila dito. Yan. So gagawin ko ngayon ay ito, isa-isahin ko sila. Yan, lilipat ko sila dito. Lilipat ko yung mga fry nito. So isa-isahin ko sila. Ayan, so ayan, hulingin na natin sila. Okay, ayan. At dito. Then, ito naman. Alright. Okay. Ayan, dami. So, dandahan lang maghuli para hindi sila masyado ma-stress. Pag na-stress yan sila, magkasakit yan sila pag nilipat natin dun sa grow out tank. So, ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Dami. Actually, kulang ako sa grow out tank. So, kailangan ko pa magdagdag. Nagdagan ko pa yun kasi yung last time, yung pinakita ko sa inyo yung marami. Maraming mga gapi. Paano kayo mag-produce ng maraming mga gapi? No? Gamit nyo lang yung Dutamad breeding program. Yan, Dutamad tawag ko doon eh. Kasi no need na mag water change. No? Feeding ka na lang tapos dagdag ng tubig. Provided malinis yung tubig. So kapag nagdumi yung tubig, yan, kailangan palitan. So yun lang ang time na mag water change ka. Kaya tinawag ko siya na Dutamad. Okay, so later, more of Dutamad breeding program. Kita ko ulit sa inyo. So yan. So, may natira pa, later balikan natin yan. Ito muna unahin natin dun. Yan, medyo madami na. Kuha ko na lahat. So, pagkatapos ito, ito, hugasan natin, linisan. Tapos, lagyan ng bagong tubig. Tapos, balik natin dun. At, ilipat natin dun yung mga breeder females dito. So, ngayon, ito na. Ito na sila lahat. Yan. So, sa tingin ko yan, mostly mga females to. So, lagyan natin ng male. Eh, may male din pala, pero parang hindi masyadong maganda. So, lagyan natin ng panibagong male dito, no? Para yun yung magpatuloy ng kanilang lahi. So, tara, lipat natin to sa grow tank.
na ready na para lipatan nila. So, ito na. Lipat na natin. Ayan. Alright. Ang dami nila. Okay. Ayan. Diyan. Diyan na sila. So, tingnan natin kung manghina sila diyan. After a few days, update ko kayo nito. At dito, tingnan natin kung makarecover to. Kasi parang nanghihina na rin. So, ayan, dami na. Ayan. Kung mayroon kayong mga question o suggestion, ikamit nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na naman magandang araw sa inyong lahat.